Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Martini TV here. And for today, pag-uusapan natin itong offloading or offloaded thing na medyo kumakalat or nagpapakita sa FYP ko sa TikTok and nababasa ko sa Facebook, sa mga travel pages, travel groups, and nakatanggap rin tayo ng ilang comments sa naging travel natin dito sa Singapore last month or last September. And yun, pag-uusapan natin siya ngayon. And disclaimer lang, these are all based on my experience. Hindi ito yung standard measurement kung paano ka humarap sa immigration. And gusto ko lang din i-share sa inyo, if you are a first-time traveler or frequent traveler na takot pa rin ma-offload, i-share ko sa inyo yung mga preparation na ginagawa ko every time na may travel ako para ready tayong humarap sa immigration. And bago ang lahat guys, if new ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para update ka sa mga next vlogs natin. Okay guys, so ano nga ba ang offloading or offloaded? Napakasimple. Hindi pinayagan ng isang turista na makaalis ng bansa or ikaw, hindi ka pinayagan ng immigration officer na makaalis ng bansa. Possible na inconsistent yung documents mo, hindi nagmamatch yung sagot mo dun sa documents na pinakita mo, or any possibilities na makita ng immigration or any reasons na gamitin nila para i-hold ka nila at hindi papayagan na makaalis ng bansa. By the way, bago tayo magsimula, let's have some story time muna para dun sa mga first-time traveler, if you are a first-time traveler na kabadong-kabado kung ano nga ba dapat ang gawin. So, i-share ko sa inyo yung naging experience ko nung first time ako nag-international travel. Nung 2019, nung nag-Taiwan kami, wala rin akong kaalam-alam nun guys. Nagtanong-tanong lang din ako sa mga kilala ko nag-travel. Sabi nila, wala ka naman dapat paghandaan bukod doon sa mga tickets and everything. Pero ako, since first time travel, ayaw kong mapurnada yung magiging travel ko kasi sayang yung pera, sayang yung panahon na ginugol mo para doon sa araw na yon na ikaka-travel mo. And ayun, nag-check ako ng vlogs, ng blogspot, ng website, at napakadami nilang nare-recommend guys. Ma-overwhelm ka as a first time traveler, naghahanap na kung ano nga dapat yung gawin mo. Pero ayun, sinunod ko yung iba doon. And alam nyo guys, nung kaharap ko ng immigration officer, ang hiningi lang sa akin, bukod sa passport ko, is yung return ticket, hotel, at tinanong ako kung kailan ang balik ko at sino yung kasama ko. And then, ayun, nakaalis na ako. If you're a first-time traveler, huwag mo i-stressin yung sarili mo. Just prepare the necessary things. And kagaya ng passport. So sa passport guys, make sure yung travel date mo is beyond 6 months ng expiration date ng passport mo. Okay? Kasi, let's say for example, within 6 months ka nakabook ng travel date mo, eh yung passport mo expire na within 6 months. So, number one yan na magiging reason na bakit ka ma-offload or hindi papayagan ng immigration officer. So, make sure, be aware of the details of your passport para hindi mapurnada. Kasi hindi naman nila kasalanan if mag-expire na yung passport pero aalis ka within 6 months. Nasa rule yan guys, na at least 6 months before ma-expire yung passport mo bago ka mag-travel para payagan ka nila. Okay? And next, flight ticket. Of course, you have to have a return ticket kasi yun din yung proof doon sa immigration officer na babalik ka talaga ng Pilipinas after mong kumalis ng ganitong araw. Let's say for 5 days, for 3 days, or for 7 days. Yung mga nababasa ako sa mga TikTok videos nang nag-share din na pwede daw po bang bumili lang ng ticket paalis and then pagpabalik ka na, tsaka ka lang bibili from the country na pupuntahan mo. It's a no-no po. Kasi dito pa lang, if wala ka ng return ticket, hindi ka na po papayagan ng immigration officer natin. Kasi that's one of the proofs na makakampante sila na babalik ka talaga. Okay, let's say for example, ay immigration officer, hanggang ganito lang po akong araw, 5 days lang po ako doon, pero doon na po ako bibili ng ticket. Ayan, red flag na yan sa kanila. So make sure you have your return ticket para mapatunayan or ma-justify mo yung travel mo. And then next, since mag-travel ka, so of course, kailangan mo ng accommodation. Yan yung hahanapin ni immigration officer. Oh, saan ka mag-stay? Hotel ba ito?
kamag-anak mo ba yung titirhan mo dito, may sponsor ka ba. So if hotel or Airbnb yung titirhan mo, so nagsasend naman sila ng mga confirmation booking ng may details, date, number of stays, and then yung address, and then name yung hotel. So make sure may maipresent mo yun sa kanila, and make sure alam mo rin yung details ng hotel na pupuntahan mo. Kasi if ever tanongin ka nila, oh, saan ka magstay, sabihin mo, ah, doon po, ay, nakalimutan ko po yung address, saan dyan po yung address. So medyo yung ibang officer magiging red flag na, wait, ikaw ba talaga nag-book nitong hotel na to, or para to sa iba, okay? So ayan guys ha, medyo strict ang immigration officer pagdating sa details. So make sure alam mo yung details ng hotel, address, or if magbigay ka man ng hard copy sa kanila, make sure you have your soft copy on your phone para pag tinanong, basahin mo. Ayan po, kagaya po nung nakalagay dyan, dyan sa document na nasa inyo, ang address po ng hotel na ganito, ganito, ganyan. Okay? So yun lang. And then next, invitation letter if ever kamag-anak mo or kaibigan mo yung titirhan mo doon. Pero medyo risky kasi pagkaibigan lang. Mas maganda if kadugo mo yung titirhan mo doon para payagan ka na kamag-anak mo talaga at papabalikin ka dito sa Pilipinas and susuportahan ka nila doon. Okay? So, invitation letter lang if ever hindi ka sa hotel or Airbnb titingin or magtitira rather. And the next is yung travel itinerary. Okay? Very rare naman itong hanapin ng immigration officer. Siguro kapag kailangan pa nila ng hindi pa sila kontento dun sa mga nabigay mong hotel, invitation letter, return ticket, your passport. Possible rin itong hingin sa inyo itong travel itinerary. So make sure if may mga printouts kayo or digital copy ng mga attractions sa pupuntahan nyo sa bansang yun, ipakita nyo lang yun. Ito po, pupunta po ako sa ganito. Ito po, bayad na po. And ayan, if kailangan ng hard copy, bigay mo hard copy. So, and then make sure to know the details talaga guys ng travel mo para hindi ka mag-sound parang lutang na hindi mo alam. So, kung ikaw talaga yung mismong nag-book nun, so be confident na alam mo talaga yung gagawin mo dun. And then next na hanapin or na possible hanapin is yung proof of financial capacity. So, for my experience, mga naging travel ko sa Taiwan, Hong Kong, Macau, and then itong Singapore, never pa ako nahingan na proof of financial capacity. Maybe because kasi may work ako. Siguro hanahanapin to if ever student ka or wala ka talagang trabaho, ang pera mo lang is yung napag-ipunan mo. So, hindi naman pwede na proof of financial capacity yung pocket money mo eh. Pero wala kang laman sa banko, wala kang backup money. So, make sure, kaya nga proof of financial capacity eh. So, bukod dun sa dala mong pera sa araw na yun, sa magiging travel mo, may laman ba yung banks mo? Okay, and make sure yung mga bangko na yon is nakapangalan rin sa'yo. Para in case hanapin or hingiin ni immigration officer, nakapangalan sa'yo yung account, yung bank account. And make sure may laman. Okay? And pwede naman kayong humingi ng mga bank certificate sa mga bangko nyo. Pero ako hindi na ako humihingi ng bank certificate kasi may work naman ako. And ayan na yung next requirement, yung COE or yung company ID. Okay? So, if na-present mo na yung COE or company ID mo, okay rin sa kanila. Medyo risky lang talaga siya if student ka or mag-travel ka nang wala kang work or wala kang pera sa banko. So, make sure be ready with that. And yung COE, at least 3 months na issue yung COE para sure na valid yun. Okay? Kasi mamaya, magbigay ka ng COE last year pa in-issue ng company sa'yo. So, at least 3 months sana para mapatunayan mo sa company na you're still with that company. And ayan, kaka-issue lang sa'yo ng COE. And then next, this is optional guys, yung travel insurance. Kasi nowadays, because of this pandemic guys, mahirap nang magkasakit sa ibang bansa. Lalo na kung wala ka namang ganung kalaking pera na itatago sa banko mo. Paano kung magkasakit ka doon sa bansang pupuntahan mo? Pero di naman ito hinahanap ng immigration officer. Depende na lang kung required ito sa bansang pupuntahan mo. Okay, so you have to check, you have to double check yung requirements, travel requirements rin nung bansang pupuntahan mo. Kasi mamaya, hindi nga hinanap sa'yo yung travel insurance dito sa Pilipinas, pero pagharap mo sa immigration officer nung bansang pupuntahan mo at hinanap ang travel insurance, patay ka. Mapapabalik ka ng Pilipinas. Okay? So ngayon, kumukuha lang kami ng travel insurance sa safety wing. Ililink ko na lang siya below kasi napaka affordable nung offer nila.
and maganda yung benefits na makukuha mo. Hindi lang health benefits, meron ring pag nawala yung baggage mo, so may assistance din sila doon. Okay? Again, travel insurance is optional, pero it's a must na rin. Just consider the good side na mabibigay ni travel insurance, hindi naman siya ganun kamahal. Yung last travel sa Singapore, yung 5 days, 400 plus lang yon. So, covered na kami ng 250,000 US dollars ng health coverage. So, hindi na siya masama, di ba? So, saan ka naman kukuha ng pera if ever magkasakit ka dun sa ibang bansa? Iko-quarantine ka. Sinong magsusupport? Sa yung problema ko, yung pamilya mo dito sa Pilipinas. So, mas maganda, magkuha ka ng travel insurance. Okay, again, safety wing siya, guys. And then next, I believe yun na lang din yung mga major requirements na kailangan. Immigration officers, unpredictable sila, guys. Hindi natin alam kung ano yung mga possible questions. Hindi ito Q&A round. Very random question. Pero related naman sa travel mo yung itatanong sa'yo. Okay? And just answer confidently. If you are the one who created your itinerary, if ikaw yung nagplano, kung ano yung tanong sa'yo, isagot mo. Yung tama. Make sure you look at them. Ang ginagawa ko kasi tinitingnan ko talaga sila sa mata. If tinatanong na nila ako para maging ano ako na ako talaga yung gumawa nito, ta-travel ako, wala akong itinatago. Okay? So kung wala akong itinatago, wala ka dapat ikatakot sa pagiging sa ma-offload ka or sa offloading, kasi ginagawa lang naman ng immigration officer, guys, yung trabaho nila. And as a traveler, your task is ma-provide yung mga documents, ma-prove mo sa kanila, ma-justify mo na legal yung magiging travel mo, wala kang itinatago, and may trabaho ka, and yung mga documents na pinresent mo is legit. Okay? Ang mga taong takot sa offloading, guys, yan yung may mga tinatago eh. Yung, let's say for example, gusto mo mag-travel pero wala ang work, so magpapanggap ka na may work, papagawa ka ng ID or whatnot. No, guys, huwag niyong gawin yan kasi lalabas yung kaba na yan pagkaharap mo ng immigration officer kapag may ginawa kang masama doon sa travel mo na hindi legal, lalabas yung kaba mo, mahahalata ka ng immigration officer. Okay? So, if legit naman, guys, yung documents mo, just be confident. Yan lang yung sagot. Documents is just to justify your travel na babalik ka talaga. And, be confident. And then, kung ano lang din yung nasa papel, wala ka namang ibang dapat isagot. Kung ano yung tanong nila, and kapag nakita mo sa document mo, yun ang sabihin mo. Ayan po. Ito po, ayan po. Hindi mo na kailangan mag-isip ng sagot, guys. Okay? And, ito rin pala, if ever freelancer ka naman, yung wala kang company, kasi uso na ngayon yung mga VA freelancer, walang company, sarili mo lang, and wala kang hinga ng COE, so you can send yung mga resibo na mga binabayad sa'yo ng mga clients mo, or ng tax mo, ng BIR, na nagbabayad ka talaga ng tax, or ipakita mo mismo yung ginagawa mo. let's say, for example, ako, if ever nawala akong work pero YouTube lang ako, pwede kong sabihin, I'm also a YouTuber po. I'm not employed, pero I'm a YouTuber. I'm a travel content creator. Ito po yung channel ko. Ayan po, as a proof. And ito po yung mga sahod na nakuha ko sa pagda-travel. Ayan. So, proof na rin yun na, na work mo to, may income ka dyan. So, ganun lang, guys. Hindi naman kailangan, if walang company ID, may COE. If wala both, freelancer ka, pakita mo yung mga resibo or yung mismong ginagawa mo sa app if ma-access mo siya sa phone mo. Ayun lang, guys. And I hope nakakuha kayo ng mga tips dito sa naging vlog natin today. And if ever may mga questions lang kayo, guys, go ahead, post it down below or comment down below and I'll answer them nang makakaya ko. Okay? Kasi kung nakita niyo yung mga travel vlog ko dito sa Singapore, may mga sinasend akong link, yun yung kinocomment ko. Ito po kayo, dito po kayo mag-check. Iga-guide ko kayo, guys. Okay? So, ayun lang, guys. Thank you so much sa panonood ng content na ito or ng vlog na ito. And again, if you are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para updated ka sa mga next vlogs natin, guys. Bye!